Matapos ngang matagumpay na makuha ni Enteng ang huling bato para sa kanyang medalyon, at ang masalimuot na kapalit ay ang buhay ng kanyang lolo, Dodoy. Ibinangon nito ang kanyang sarili. Pinalot nito ng tapang ang puso. Kalakip ang lakas na nagmumula sa pagmamahal para sa inialay na buhay ng kanyang pinakamamahal na ina at kinikilalang lolo. Ay handang-handa na itong harapin ang kanyang pinakahuling kalaban, ang kanyang ama na si Amon Labaw na isang Diablo. Kaya nagmamadali na itong bumalik sa bahay nila Lolo Tagoy upang magpatuloy. Samantala, sa bahay ni Lolo Tagoy ay di pa rin matigil sa pag-aasaran ang dalawang magkaibigan na si Kulas at Pedro. Lolo Bon, pwede po bang makisuyo? Patingnan nga po nitong anting-anting ko. Bakit ganun? Parang di naman gumagana. Naku, alam mo kung bakit, Kuya Kulas? Che, kailan ka pa naging si Lolo Juan? Sagot ka nung sagot, di ka naman kasali. Why, Pampam? Kulas Paho. Sige, akin na. Matingnan nga. Kulas, mukhang alam ko na kung bakit. Sabay tingin naman ng matanda kay Pedro at nagwika. Kulas, alam mo ba bakit di gumagana ito, iho? Kasi hindi nakasaksak. Apir, Pedro. Sabay tawa naman ng maglolo. Sinasabi ko na nga ba eh, parehas itong maglolo na to. Mga loko-loko. Nabigla namang dumating sina Bernamir, Agata at Angelo na parang nagmamadali. Uy, babe! Kamusta? Tumaba ko yun to. Mukhang sagana sa paglipad-lipad natin tuwing gabi ah. Naku Kulas, kadarating ko lang tigilan mo ako. Baka masapakita may kasalanan ka pa sa akin. Grabe naman to. Ano na naman yung kasunanan ko sa'yo, Aber? Bukod sa lagi kitang napapanganga sa mga killer smile ko, wala naman na. Talaga? Nakalimutan mo agad? Ano, nag-amnesia ganon? Nasaan na ba si Lolo Dodoy at isusumbong kita? Hindi mo kami hinatid? Di ba ang sabi sa'yo ni Lolo Dodoy, ihatid mo kami? Anong ginawa mo? Nakipaglaro ka ng pusoy dun sa lamay na nadaanan natin. Yun ba? Sus, naku naman babe. Kita mo namang tumulong kasi ako dun sa may lamay, di ba? Laki kaya ka ng tong sa akin nung may bahay dun. Weh, napakasinungaling talaga nitong si Kuya Kulas. Ni hindi ka nga nagtutong dun eh. Tapos inubos mo pa yung candy. Tagbulsa ka pa. Che, manimik ka nga bansot? Para tong iwan ba ay pam-pam. Lolo, ano? Si Kuya Kulas po, inaaway na naman ako. Naku, ikaw talaga, Pedro. Binibiro ka lang eh. Sakaling kita eh. Wala po ito, lulungan. Sige lang po, kumain lang po kayo dyan. Sakalin ko lang to, este. Maglalambingan lang po kami. Relax lang, lulungan. Hi, Ate Agata. Nga pala, ate, dumaan kami dun sa bahay nila, Kuya Kulas. Nakilala niyo po pala yung mga magulang ni Kuya Kulas? Tsaka alam mo ba, Ate Agata? Sinabi ni Kuya Kulas na... Nang biglang mabilis na tinakpan ni Kulas ang bibig ni Pedro, kaya hindi na ito nakapagpatuloy pa ng kanyang pagsasalita. Ano yun, Pedro? Anong sinabi niya? Bitawan mo nga si Pedro Kulas, bibigwasan kita. Wala yun, babe. Grabe ka naman. Sinabi ko lang na magkakilala tayo. Yun lang. Shado naman. Tumigil nga muna kayo. Mawalang galang na po sa inyo, mga lolo. Nasaan po si Enteng? Kailangan po namin ng tulong niya.
Opo. Ayon kay Angelo, may sasalakayin daw kasing baryo ang mga alagad ng Diablo. At tiyak, marami ang masasawi kung hindi tayo kikilos. Eh, wala si best friend eh. Umalis. Kasama si Lolo Dodoy. Totoo yun, Bernamir. Umalis sila eh. At hindi pa nakakabalik. Nag-aalala na nga din ako. At siyang nga pala, Kulas. Hindi ko lang makalimutan. May ipinagbibigay pala sa'yo si Lolo Dodoy. Ito, oh. Oh, ha? Ano yan? Wow, ha? At nakasilid pa talaga sa supot. Mukhang bigati, yee! Kuya Kulas, buksan mo lang kasi yan. Dami mo pang sinasabi. Che, inggit ko lang eh. Ano kaya to? Inggit ka, Pedro, no? Kaya nang buksan nito, ay nakita nito ang isang puting bato na parang isang malaking bulto ng kristal. Kaya napawi ka ito. Wow! Ano kaya ito, Peds, no? Bagong anting-anting siguro to. Ang ganda! Ang laki pa, oh! Mukhang makapangyarihan to. Kuya Kulas, patingin nga! Eh, ano nga? Teka lang, siguro magkakaroon na ako ng superpowers ganun-ganun, no? Yung lilipad, Peds. Tapos yung sobrang lakas. Kahit wag na yung kapangyarihan na maging gwapo. Kasi sobrang gwapo na ako eh. Alam mo na. Wow, Kuya Kulas! Ang laki niyan! Baka naman diamante yan! Ang laki, oh! Wow! Ah, oo nga, no? Baka nga! Ito na siguro yung pamana sa akin ni Lolo Dodoy Pids. Marahil na konsensyo na yun sa kakakutos sa akin yun noon, no? Kaya binigyan niya na ako ng diamante, no? Aba na nga naman talaga, oh! Tagal ko pa naman nagsanay sa kanya. Ito na siguro yung pabuya ko. Asti! Akin na nga. Patingin. Eh, bakit ba? Akin to eh. Saka baka hingin mo pa sa akin to eh. Hindi ko to ibibigay sa'yo, no, babe? Oh, yes. Mayaman na tayo, Peds. Peds, oh, mayaman na tayo. Oo nga, Kuya Kulas. Libre mo akong pagkain, no? Tsaka, ililista ko na yung mga kakainin natin, Kuya Kulas. Ha? Teka lang. Akin na nga sabi, patingin lang. Hindi ko naman kukunin yan, no? Oh, ayan. Pero tingin lang, oh. Punasan mo muna yung kamay mo. Mamayon yan, eh. Mga germs-germs pa yan, eh. Hahawak ka sa napaka-astig na anting-anting ko. Kaya kinuha ito ni Agatha at tiningnang maigi. Sinusuri ang kanyang hawak. Saka bigla itong napabungis-ngis at tumatawa. Wika pa nito. Hindi ito diamante. Isa itong anting-anting. Anting-anting para sa may mga putok sa kilikili, Kulas. Eh, tawas lang yan eh. Weh, inggit ko lang yato eh. Sisiraan mo pa yung bigay sa akin ni Lolo Dodoy? Huwag ganun. Akin na nga yan. Kung kaya, sinuri din itong maigi ni Kulas. Inamoy-amoy. At dinilaan pa ito upang lasahan. At saka nag-uwi ka. Oo nga, Peds. Tawas na lang pala ito eh. Dangyang Lolo Dodoy na yun ah. Kahit kailan talaga oh. Akala ko pa naman diamante na. Ay, ano ba yan? Papailit yung manok. Kaya napatawa silang lahat dahil sa binigay ni Lolo Dodoy kay Kulas na isang malaking bulto ng tawas. Ngunit sa kabila ng matunog na tawanan ay lingid sa kanilang kaalaman na namaalam na pala ang kanilang pinakamamahal na si Lolo Dodoy. Teka, tumigil muna kayo dyan. Ano nang gagawin natin? Kailangan nating iligtas ang mga tao sa baryo na sinasabi ni Angelo na sasalakayin mamaya. Wala tayong magagawa kundi puntahan ang baryo at kausapin ng mga tao doon para mailigas. Madali! Oo! At tayo na lang! Tayo na nang harap sa mga yun, sa mga pangit na mga aswang na yun. Tsaka kasi
busy pa si best friend eh. Naku! Umandar na naman ang kaibangan mo eh, no? Nung nakaraan nga, nasa likod lang kita eh. Ano ka ba naman? Nood yun, babe. Kita mo to. May latigo 150 na ako ngayon dito. Isang hataw ko lang sa mga yun. Panigurado. Pilas-pilas yung katawan ng mga yun. Kawawa sa akin yung mga aswang na yun. Tsaka, huwag mo kaming ismulin. Nandiyan pa si Mang Perts, oh. Tinalo nga namin yung itim na babaylan eh. Yung karibal mo sa akin. Naku, kung makikita mo lang kung paano na in love sa akin yun. Nilalabanan ko pa nga mag-isa yun eh. Nanonood lang yung mga kasama ko. Panis! Anong karibal? Baka yung latigo mo. Sa'yo ko ihataw yan. Umayos ka kulas. Ang sarap mong sapukin eh. KJ talaga nitong Voltes 5 na to. Itago ko kaya kalahating katawan nito sa puno ng madaming antik. O siya, tumigil na kayo sa love quarrel yung dalawa at umalis na tayo. Kaya naghanda na ang lahat. At umalis. Kasama. Kasama sina Kulas, Mang Berto, Angelo, Bernamir, Agata, Rose, at Pedro. At kasama sina Loloan at Lolo Tagoy. Balik naman kina Enteng. Ay nagmamadali na silang bumalik sa bahay naman ni Lolo Tagoy. Subalit, huli na ito at kasulukuyan na silang nagkasalisi. At nang wala nang madatnan, ay hinanap pa niya ang mga ito sa buong paligid. Kaya nang walang makita, ay ginamit ng engkantong si Kiara, ang kanyang kapangyarihan, upang malaman ang nangyari. At nakita nito na nagmamadali ang grupo nila Kulas na umalis ng bahay at may mga dalang sandata. Kaya agad nitong sinabi kay Enteng ang lahat. Kung kaya, wala na silang sinayang pang oras at agad naman nila itong sinundan. Sa daan ay umihip ang napakalakas at malamig na hangin. Isang tanda at babala na may paparating na panganib sa paligid. Kung kaya naghanda na sila. Ngunit, pinauna ni Kiara si Enteng. Wika pa nito. Enteng, mauna na. Ano may dadaanan naman ko? Mandali ka. At mag-iingat. Naniningkit ang mata ng binata habang tumatango. Kaya mabilis na itong tumakbo sa direksyon na itinuro sa kanya ng diwatang si Kiara. Balik naman kina Kulas ay pinalikas na nila ang mga tao sa baryo sa tulong ng dalawang matandang nakausap ang namumuno sa baryo. Kaya matagumpay nilang napalikas ang mga ito para sa kanilang kaligtasan. At kasunod nito ay agad na silang nagplano ng kanilang gagawin. Kaya naghiwa-hiwalay ang mga ito na nagtatago sa mga bahay-bahay na magkakasama. Katulad nila Bernamir na kasama si Angelo at Mang Berto. At ang pangkat naman nila Rose ay kasama ang alaga nitong si Gbin at sina Lolo Tagoy at Lolo Juan. Sa kabila naman ay sina Kulas at Pedro kasama si Agata na hindi naman matigil sa kanilang pag-aaway. Ano ba naman yun? Kanina pa tayo dito. Fake news naman yata yun eh. Di ba naman itong si Pogi? Wala naman oh. Ang lamok-lamok pa dito. Pipili na lang kasi kayo ng pagtataguang bahay dito pa sa walang pagkain. Ba yun? Oo nga, Kuya Kulas. Nagugutom pa naman ako. Ay, papailit yung manok. Tumahimik ka nga dyan, Kulas. Kung gusto mo, sige na. Mauna ka na. Umuwi ka na lang at kaya na namin to. Hindi ka na namin kailangan dito. Napaka-excited nitong makita yung mga alagad ng kadiliman. Nang biglang,
may narinig silang mga kaluskos na papalapit sa kanilang kinapupwestuhan. Shhh! Okay, maingay. Tahimik lang. May mga yabag ako naririnig, babe. Diyan ka lang, ha? Ipaubayan mo na sa amin to ni Pedro. Saka, huwag ka masyado maiinlove sa mga makikita mong moves ko, ha? Diyan ka lang, ha? Kaya dahan-dahan nilang nilapitan ang ingay ang gumagawa ng kaluskos. At nang malapit na ang mga ito, ay agad nila itong dinambahan. Ay, bakit pang itaas mga tiyara? Huwag, huwag! Hindi ako masarap! Huwag! Tikboy, ikaw ba yan? Langya ka, ikaw lang pala eh. Anong pangit na aswang? Tiyan anak lang si Pedro. Huwag mo nang tawagin pangit na aswang. Grabe to yun, no? Buti di kita nabigwasan ng malaki kong muscles sa biceps. Kundi, tulog ka ng 2 linggo dito. Tinginig talaga to si Kuya Kulas eh. Ikaw daw yung mukhang kaswang. Grabe ka naman, Tikboy. Okay na yung pangit kay Kuya Kulas. Huwag na mukhang impacto at aswang. Che, tumigil ka nga. Saka anong ginagawa mo dito? May bagong sinisinipan ka na naman, no, Tikboy. Napakataksil mo talagang busero, tikbalang ka. Sino naman yung pangat na tikbalang na yan? Alaga mo ba yan? Ala, kung ano yung amo. Ganun din yung alaga, ah. Napakapangit. Ala, grabe naman tong chicks mo, Kulas. Eh, kung makalait, eh, wagas. Napadaan lamang ako. Kayo naman, oh. Osa, dyan na nga kayo. At doon ako kay na Ate Bernamir. Ha? Bernamir? Tama bang narinig ko? Bayaw, este miss na maganda. Pwede bang sumama? Sakay ka na sa likod ko. Dito! Teka nga lang, anong bayo bang pinagsasasabi mo? Bakit kita isasama? Ambisyosong tikbalang na ito. Bakit mo kilala si ate? Sige, tara, sumama ka. At nang mata pa ka nang wala sa oras ng nobyo noon. Ano? Ano ka mo? Nobyo? Aray, so bakit ata dibdib ko dun na? Kulas, kulas, tubig, di ata ako makahinga. Aray, busted ka na agad, Tikboy. Naku, wala ka ng panama dun kay Angelo. Medyo pogi pa naman yun, pero lamang nang sa akin ng konting paligo yun. Naku, kung ako sa'yo, Tikboy, tatapusin ko na yung sakit na yan. Oo nga, busted. Ito, tali, oh. Kuya Kulas, tulungan mo ko. Isabit natin yung tali para magamit itik boy. Dali! Sige, Feds, dali. Akin lang, dali. Tapos mag-init ka na rin ng tubig para malinis natin yung mga balahibo nito mamaya. Naku, sabi pa naman nila masarap daw yung tapang tikbalang. Extra juicy. Sige, Kuya Kulas. Teka lang, Kuya Kulas, ha? Teka. Dami akong nakitang kahoy dun eh. Kukunin ko. Magsaya kayong dalawa. Dalawang tokmol. Grabe naman talaga tong dalawang to. Balak niyo pa akong gawing tapa. Wala man lang kayong concern sa akin. Nang biglang, may narinig silang mga pag-angil. Mga pag-angil na papalapit sa kanilang kinipupwestuhan. At umuugong ang dami nito. Kaya dali-dali nila itong tiningnan at nagulat sila nang tumambad sa kanila ang napakaraming aswang na may kasama pang mga wakwak na nagsisiliparan sa bawat mga puno. Kung kaya, mabilis nagkumpas si Agatha ng apoy upang patamaan ang ilan sa mga wakwak at bilang hudyat na din para sa mga kasama nito upang ipaalam na may mga kalaban. At matapos nga nun, ay mabilis silang tumakbo sa iba pa nilang mga kasamahan na nakita naman iyon nila Bernamir at Angelo na maging sina Mang Berto, Rose at dalawang matanda ay lumabas na din ng bahay at kumilos at tumambad sa kanila ang napakaraming kalaban. Nayanig sila sa nakitang dami ng mga kalaban. Kaya maingat
at mabilis silang kumilos. Ngunit, sadyang nahihirapan sila sa dami ng kalaban. Subalit, napansin naman ni Angelo na hindi inaatake ng mga nilalang sina Rose, Pedro at Agatha. At nakikita nito na napapalayo na ang agwat ng mga ito sa kanila. At nakikita din ang binata na pilit silang ibinubukod. Nakaramdam na ito ng pangamba. Kaya agad nitong inatake ang mga aswang sa daanan nito, kasama si Bernamir, para puntahan ang kanilang tatlong kaibigan. Ngunit nagulat ito nang sa dilim ay may isang bolang apoy na biglang sumulpot at bumubulusok itong papunta sa lokasyon nila Bernamir, na mabilis namang hinawi ni Angelo si Bernamir at hinarang gamit ang kanyang kalasag para hindi sila tamaan ng bolang apoy. Na mas natigilan pa sila nang lumitaw ang Diablo mula sa dilim at tumatawa ng napakalakas. Magaling! Ako ng hari ng mga Argan. Malakas ka. Pero, tingnan natin kung sino ang mas malakas sa inyo ng anak kong si Enteng. At tingnan nyo ang gagawin ko sa inyong mga kaibigan. Hoy! Epal na pangit! Ako ang harapin mo! Pabayaan mo nga mga kaibigan ko! Dami-dami na nga ng mga pangit dito! Dumagdag ka pa eh! Alas! Sino ka? At anong karapatan mo para hamunin ako sa isang labanan walang kwentang mortal? Aba! Kala nito masisindak niya ako sa pagtawa-tawa niya eh, no? Teka! Narrator, pingin naman backup. Oh, game. Ako lang naman ang hamak na si Kulas. At ako lang naman ang nag-iisang napakagwapong anak ni Adonis na semi-pogi. Wow! Oh ano, kala mo ikaw lang oh. Sinaulo pala ito eh, Adonis. Sino naman yung umas na yun? Teka, hindi ba kita alagad? Kung alam ko lang eh, hindi ka kasama sa aking mga alagad. Ikaw sana ang una kong pinatamaan. Nasa labis na galit nito kay Kulas, ay nainis na ito at biglang pinatamaan ito ng bolang apoy. Hangal! Mamatay ka na! Namuntik na itong matamaan. Yay! Takbo! Ngunit, nagawa itong maitulak ni Mangberto at sinalag ang pag-atake nito gamit ang balaraw ng pitong bituin. At sino ka naman? At bakit mo hawak ang sangkatang iyan? Ha? Ako si Berto. At ako ang amo ni Carlo. Sinong kapo? At sino na naman yun? Mga pangahas! At muli silang binato nito nang naglalagablab na bolang apoy. Tikunin ito, kinakausap tapos bato ng bato ng apoy. Tiyembo yung mukha sa ugali eh. Ang tangit, galit na galit eh. At isa pang kasunod na pagsabog mula sa pagbato nito ng bolang apoy. Sandali, ako ang harapin mo. Bernamir, tulungan mo si Agatha. Kaya binigyan ni Angelo
ng isang kumpas ng kamatayan ang Diablo. Ngunit, madali lamang nitong sinangga gamit ang isang kamay nito. At muling bumato ng isang napakalakas na bolang apoy. At biglang bumaling sa tatlo na sina Rose, Agatha, at Pedro. Lumikha ang Diablo ng isang napakaitim na mahika. Saka mabilis na ibinato ito sa tatlong walang kamalay-malay na agad namang tinamaan at pumasok sa kanilang mga katawan. Lumikha naman ng malakas na kumpas ng kamatayan si Bernamir para patamaan ang mga aswang na nakaharang sa daraanan nito. At mabilis na tatakbo pa sana ito sa tatlong kaibigan. Ngunit, bigla itong hinawakan sa kamay ni Angelo. Sandali, patawad sa inyong lahat. Nahulog tayo sa patibong ng Diablo. Sa una pa lang ay, ito na pala ang plano nito ng gisingin ang mga masamang dugo ng tatlo. Hindi ito maaari. Pedro! Ang apo ko! Nawala na ngang nagawa pa ang dalawang matanda nang unti-unti nilang nakikita ang pagbabago ng anyo ng tatlo nilang kaibigan. Agatha, Rose, Pedro, labanan niyo yan. Huwag kayong papadaig sa masama niyang dugo. Mga hangal, huli na ang lahat. Ngayon, sige, kayo, laban sa mga kaibigan niyo. Tignan natin. Naagad itong naglaho sa may dilim at naiwan ang ilang matataas na uri ng aswang na mga alagad nito. Ano nang gagawin natin ngayon? Sa ngayon, ay kailangan natin silang labanan. Labanan? Seryoso ka, Angelo? Eh, mga kaibigan natin yan. Sandali, may naiisip ako. Bernamir, Angelo, patulugin natin sila at itali. Saka doon na natin isipin ang susunod nating gagawin. Okay yan, Mang Birds. Oh, maganda yan. Maganda sana yan. Pero tingnan mo, hindi madali. Ito yung pinakaayaw ko eh. Ito ang plano. Kami nang bahala ni Bernamir sa mga ibang aswang. Sina Lolo Tagoy at Lolo Wan nang bahala kay Rose na isang gabunan. Dahil malakas yun. Kulas at Berto, kayo nang bahala kina Agatha at Pedro. Kaya nagkawatak-watak silang muli at nilabanan nila Bernamir at Angelo ang mga aswang. Ngunit, may humarang sa kanilang matataas na uri ng mga aswang na mukhang pinuno ng mga ito. Kaya naging abala sila dito. Samantalang pinagtulungan naman ng dalawang matanda ang nagwawalang si Rose. At maingat na nilalabanan ang dalaga upang hindi ito lubusang masaktan. At ang ilang mga aswang na sumusugod sa kanila ay mabilis namang sinusunggaban ng mga alagang sigbin ni Rose. Na kinakulas at Mang Berto naman ay nasa harapan na nila sila Agatha at Pedro at iba pang aswang na kasama nito. Mambirds! Mambirds! Sige na! Ako nang bahala dito! Baibalato muna sa akin sina Babe at Pedro! Ikaw nang bahala sa mga kasama nilang pangit! Sige na! Abala dito! Areglado, Kulas! Mas mabuti pa nga! Cardo! Oras na! Oras na para magwala ka! Halika! Sabay lapit nito sa kanyang alagang kalabaw at isinubo ang itinatagong butil ng mahiwagang buto. Takbo! At sa muli, isang mabalasik
na napakalaking toro ang lumabas sa anyo ng kalabaw na si Cardo. At humalili sa pakikipaglaban ang kalabaw kasama si Mang Berto. Mabilis ang paggalaw nito. Ibinabalibag ang bawat mga hawakang aswang. Habang si Mang Berto naman, gamit ang taglay na baluting pulseras, ay mabilis din ito. Tinatagpas ang mga kalaban na kanyang madadaanan. Isa-isa, nagtatalsikan ang mga dugo nito at mabilis na pinupugutan ng mga ulo. Samantala, Babe, alam kong may gusto ka sa akin, pero sobra namang yung paglalaway na yan. Buti hindi nahati yung katawan mo ngayon. Peace na tayo. Okay na. Sige. Uy, Pigpids. Naku, yan ka na naman eh. Masakit ka pa naman mga gat. Makati pa naman yung laway mo. Hindi ka pa naman nagtututbrush. Ay, ano ba to? Nang biglang, may nagsalita sa likod nito. Ayos pa bata. Nagkita tayong muli. Ha? Ikaw? Di ba ikaw yung pinuno dun sa baryo ng mga aswang na napuntahan namin? Naku, membro ka rin pala ng Devil Squad na to. Kaya pala ang papangit nyo eh. Na mabilis namang sinugod si Kulas, nina Pedro at Agatha. Kaya mabilis din itong tumakbo. Nang mapansin ito ang kwintas na bigay sa kanya ni Lolo Dodoy, ang mutya ng swerte. Uy, uy, ano ba? Anting-anting ng buhay na swerte, Lucky Me. Kahit ngayon lang, uy. Naku naman, oh. Uy, kumana ka naman. Uy, kumana ka naman kahit ngayon lang. Pangako, pagkatapos nito, maliligo na ako. At nang malapit na itong abutan ni na Agatha at Pedro, ay bigla naman itong natisod at nadapa, gumugulong sa may lupa. Saka tumama ang ulo nito sa isang maliit na bato. Aliko, aray, yung totoo, anting ng swerte ba to? Pampabilis mamatay. Ito talagang si Lolo Dodoy, oh. Mga binibigay eh. Naman, oh. Kaya dali-dali itong bumangon. At may nahawakan pa itong isang bagay sa pagbangon nito. Mamasa-masa, malambot, at madulas. Ngunit, mabilis ang pangyayari. Nakita nitong papasugod na sina Agatha at Pedro. At wala na itong nagawa pa. At iniharang na lang nito ang kanyang mga kamay at nagsisigaw. Subalit, napansin nito na tumigil ang dalawang humahabol sa kanya. At saka lamang nito nakita ang kanyang hawak na isa pala itong malaking palaka na napakislot pa si Agatha nang biglang nagsalita pa ang palaka dahil sa pandidiri at takot nito. Hindi makalapit si Agatha dito at tras abante habang ang mukha nito ay nakangiwi at umaangil. At sa isang banda ay nakita na lamang nito si Pedro na bigla na lamang hinimatay nang makita ang mapula at malapot na dugong dumadaloy sa noo ni Kulas. Dahil nasugatan pala ito ng madapa gawa ng pagkakabangga ng noo nito sa may maliit na bato. Kung kaya sinamantala na ni Kulas at mabilis nitong ginamit kay Agatha
ang kanyang mahiwagang latigo na mabilis na pinulupunan nito upang hindi na muli pang makapumiglas. At inilapit pa nito ang hawak na palaka sa nagwawalang si Agatha habang idinidikit pa nito sa muka ang mamasa-masa at malambot na palaka. Yan! Oh. Sorry, babe, ah. Pero di mo naman maaalala sigurado to, eh. Ayan, oh. Kiss kayo. Baka maging Prince Charming mo to, o Dandri. Sige na. Dahilan para mawalan din ito ng malay sa labis na pandidiri at takot sa maliit na hayop na nasa kanyang muka ang isang nakakadiring palaka. Nakakadiri isipin, babe. Pero, first kiss mo, palaka? Ayan, tulog ka ngayon. Na nakita naman iyon ng pinuno ng mga aswang at napamura pa sa labis na galit. Mga inutil, walang kwenta. Aswang na takot sa palaka at aswang na takot sa dugo. Mga basurang nilalang. Hoy, pinunong bugok na aswang. O ano ang ngayon, ha? Gusto mo din ba ng kiss sa bago kong kaibigan, ha? Lapit ka dito, dali. Ungas! Sa kakadaldal mo, masdan mo muna ang mga kasama mo. Natigilan si Kulas. Kaya inilibot nito ang kanyang paningin at nakita na nahihirapan ang kanyang mga kasama sa pakikipaglaban dahil sa sobrang dami ng mga kalaban nito. Tumbi! Sa akin ang mga yan! Subalit, sunod-sunod pa rin ang mga nilalang na tila hindi nauubos. Nang biglang may narinig itong pamilyar na boses, tila dumadagundong na kulog, at isa-isa nitong tinatamaan ang mga aswang sa paligid gamit ang matatalim na tila posting sibat ng mga kidlat. Pasensya na, at nahuli ako. Best friend! Lagot kayo ngayon, ha? Andiyan ang bida, ano, ha? At gamit ang medalyon ng limang elemento, ay gumawa si Enteng ng isang napakalaking bola ng liwanag. Saka inihagis ito sa mga nagkukumpulang mga kalaban na agad namang nagsitalsikan ang mga ito nang sinalpok ito ng napakalaking bola ng liwanag. At ang mga kaharap naman nila Angelo at Bernamir na mga matataas na nilalang ay napalingon naman dahil sa nangyari. Kung kaya agad namang sinamantala ng dalawa ang kanilang pagkakataon at mabilis na pinagkapang ni Bernamir ang mga ugat ng puno para pulupukan ang mga paa ng kalaban. At sabay na lumikha silang dalawa ni Angelo ng isang malakas na kumpas ng kamatayan. Pinagsama nila ang kanilang puwersa at buong lakas na ibinato ito sa mga kaharap na mga aswang. Nagkalasog-lasog ang mga ito at nagkalat ang mga katawan sa may lupa. Matapos nga nun, nang makita na natalo na nila ang dalawa sa pinuno ng mga aswang, ay agad nang nagsisiatrasan ang mga alagad nito. Samantala, sugatan naman ang dalawang matanda sa pakikipagbuno kay Rose
na may mabalasi na anyo ng gabunan. Kaya agad namang lumapit si Enteng upang sari-patamaan ito ng isang malakas na puwersa ng pag-atake. Ngunit pinigilan siya ni Kulas at sinabi nito, "Best friend, wag! Si Rose yan! Wag!" Na agad namang lumapit ang pinuno ng mga aswang na nakita nila noon sa isang baryo at nagwika. "Kamusta, anak ng dakilang Amon Labaw? Nagkita tayong muli." "Hangal, anong ginawa mo kay Rose? At nasaan ang diablo kong ama? Magpakita siya at magtutuos kaming dalawa." "Huwag kang mag-alala at magkakaharap din kayo. Sa ngayon, ay dadalhin ko muna ang kaibigan mo." Nang biglang, mabilis nitong hinila si Rose sa may dilim na tila lagusan at agad na naglaho. Kasunod nito ay agad namang nagsiatrasan ang mga natitira pa nilang kalaban. Nasusundan pa sana ito ni Enteng. Ngunit pinigilan na ito ni Kulas. "Best friend, huminahon ka muna. Huwag kang padalos-dalos. Pag-isipan muna natin ang gagawin. Saka, pagod na ako eh. Time first muna, best friend." Nanagwika naman si Bernamir habang lumalapit sa kanila kasama si Angelo. "Tama si Kulas Enteng. Kailangan natin ng plano. At saka, sugatan si Lolo Juan at Lolo Tagoy. Magig si Agatha at Pedro ay naging aswang din kanina." Kaya napakuyom na lamang ito ng kanyang kamao at agad naman niyang nilapitan sina Agatha at Pedro. Hinawakan nito ang mga noo ng dalawa saka nagbanggit ng orasyon na ilang sandali lamang ay may lumabas na tila itim na usok. Itim na usok ng mahika na lumalabas sa katawan ng dalawa. "Huwag na kayong mag-alala. Magiging maayos na sila. Tinanggal ko na ang sumpa na gawa ng diablo. Kailangan na lamang nilang magpahinga. Lolo Juan, Lolo Tagoy, ayos lang ho ba kayo? Hali kayo at pagagalingin ko din ang inyong mga sugat." "Huwag na, iho. Ayos lamang kami, Enteng. Ang tanong ikaw ba? Ayos ka lamang ba?" "Nga pala, best friend. Asa na ba yun si Lolo Dodoy? Bakit di mo kasama? Sana naman ka naglakwatsa yung matanda na yun. May irereklamo ako sa kanya eh. Nangiya, binigyan ba naman ako ng tawas, best friend? Grabe talaga yun." "Uy, best friend. Nasaan si Lolo Dodoy? Lagot talaga sa akin yun. Ako, nasaan ba?" "Kulas, wala na. Wala na si Lolo Dodoy, Kulas." "Best friend naman eh. Gusto mong paltokan kita dyan ha, best friend." "Mga biro mo din eh, no? Ikaw talaga. Saka anong wala? Ano bang sinasabi mo eh? Ang lakas-lakas pa nga nun. Lakas-lakas mag-utos na, no? Itong huling ka, pinabili pa ako ng tuba. Binili niya sa akin yun. Grabe, ang bigat ng best friend. Abonado pa nga ako eh. Utak talaga ng matanda na yun, no?" "Ay, nako po." "Kulas, hindi ka ba nakakaintindi? Wala na si Lolo Dodoy, Kulas. Wala na. Patay na siya. Naririnig mo ba ako, Kulas? Nakakaintindi ka ba? Patay na si Lolo Dodoy. Isinakripisyo niya ang kanyang buhay kapalit ng huling bato para sa medalyo na to na wala din namang kwenta dahil hindi ko mailigtas ang mga kaibigan ko na nasa mismong harapan ko na pala. Na yun, wala na. Nawala mismo sa harap ko. Naiintindihan mo ba ako, Las? Ha?
Naiintindihan mo ba ako? Wala na si Lolo Dodoy Kulas. Patay na siya. Wala na si Lolo Dodoy. Wala na. Na umiiyak na ito dahil sa labis na sama ng loob na kinikimkim ni Enteng. At umagos ang mga maiinit na luha sa kanyang mga bisngi. Na maging si Kulas ay di na din napigilan pa ang pagsabog ng kanyang dibdib. Lumuluha ito dahil wala na ang kanyang Lolo Dodoy, na bagamat hindi siya totoong apo nito, ay hindi naging iba ang turing nito sa kanya. At tumayo ito bilang kanilang mapagmahal na lolo, na masayang inaalala ang bawat kutos at pagtatama sa mga mali nito, na ultimo isusubong pagkain na lamang ni Lolo Dodoy, ay walang dalawang isip na ibinibigay ito sa kanya, na kahit alam nito na si Kulas lamang ang dumidekwat ng mga itinatagong ulam, ay hinahayaan lamang ito. Huwag lamang silang mapabayaan. Na ultimo ang malambot na higaan ay walang dalawang isip na ibinibigay ito sa kanilang komportableng pagtulog. Ito ang pagmamahal na kailanman ay hindi sa dugo ang basihan, hindi sa apelido o pangalan, upang masabing kadugo o kamag-anak. Sapat na ang pagmamahal, respeto at aral na kanilang natamasa kay Lolo Dodoy, upang tingalain nila ito nang mas mataas pa sa pagiging kadugo bilang kaibigan. Isang bahagi sa kanilang puso na bumuo sa kanilang buong pagkatao. Kagaya ni Enteng, ay minahal siya nito na parang tuloy na ding apo. Kaya maging sina Lolo Juan, Lolo Tagoy, ay di na rin napigilan na napaluha dahil sa sinapit ng kanilang kaibigan. At maging sila Bernamir ay di na rin napigilan na napahagulgol dahil sa tagpong kanilang nasasaksihan. Kaya ilang sandali ng katahimikan at paghihinagpis ang pinagsaluhan na magkakaibigan dahil sa pangyayari sa pag-aalala kay Lolo Dodoy. At nang matapos nga ay nagwika si Kulas habang pinapahid nito ang kanyang mga luha. Best friend, huwag mo kong sigawan. Naririnig naman kita eh. Kanina ka pa, di ako naliligo, pero malinaw pang dinig ko. Huwag mo kong sigawan. Ang lapit-lapit natin, no? Para kang tanga. Tumayo ka na nga dyan. Tara na. Iligtas na natin si Rose at tatalunin natin yung Diablo na yun. Magbabayad siya sa ginawa niya kay Bansot tsaka kay Agatha. Kala mo kung sinong pogi, may mahabang kapang suot pa sa likod. Piling Superman. Pangit-pangit naman. Tara na, Ting. Si Kulas naman maniningil ng utang ngayon. For the first time. Huwag mo na akong sisigaman, Ting, ah. Para kang iwan eh. Oo, Kulas. Pagbabayaran niya ang lahat ng ito. Tara na. Saka inakbayan ang kaibigan at
tinungo ang iisang landas. Sandali nga lang, mag-unos dili muna kayo. Alam nyo ba kung saan yung kuta ng Diablo? Ah, hindi nga eh. San ba yung ting? Aba, mahal ko sa'yo. Akala ko alam mo eh. Makapagyaya ka din eh. Akala ko alam mo kung saan. Para tong iwan, pakbay-akbay ka pa eh. Hindi nga eh. Kala ko talaga alam mo, ting. Ah, kaibigang medyo poging angelo. Alam mo ba kung saan yung kuta ng mga Devil's Code na yun? Paturo naman. Oo, nasa Mount Cristobal. O kilala sa tawag na Devil's Mountain. Pero napakaraming kalaban na nandoon. Tsak na, hindi natin kakayanin ang tayo-tayo lang. Oo nga, kailangan nating magplano agad-agad para masagip si Rose. Nang biglang, nagsalita naman si Tikboy. Aking kutsinta, este Benlamir. Huwag kang mag-alala dahil tutulong kami sa inyo. Dahil napagandaan na namin ang labanan ng masama laban sa mabuti. Ano? Anong ibig mong sabihin, Tikboy? Pasensya na, Enteng. At nahuli ako. Dahil sadyang tinipon ko pa silang lahat para tulungan tayo sa magaganap ng labanan. Sa kabuong pagmamalaki, nanilingon ito ni Tikboy. At sabay-sabay silang napalingon sa gawing itaas ng burol. At nakita nila ang samot-saring mga engkanto at maligno. Gaya ng mga kapre, na ilan sa mga ito ay ang mga kapatid ng kapreng si Isko, na nauna nang nakainkwentro at nakausap ni Mang Berto noon. Kasama ang mga matitikas na tikbalang na mga kapatid din ni Minos. Kasama din ang duwending alaga ni Pedro. At makikita pati na ang anggitay na si Balete habang nakatindig ang kanilang hukbong kawal. Kasama pati ang saranggay at iba pa. Lolo Juan, Lolo Tagoy, iwan na muna namin sa inyo sina Agat at Pedro. Tara na mga kaibigan, tara na sa huling labanan. Tulungan niyo ako. Kaya lumakad na sila Kulas, Bernamir, Angelo, Mang Berto, Minos, Kiara at iba pang kasama patungo sa kuta ng Diablong si Amon Labaw upang iligtas ang kanilang kaibigang si Rose. At wakasan ang huling labanan ng mabuti at masama sa pangunguna ni Enteng ng Samar, ang manggagamot na anak araw.